Hi, I'm M. Quintana. I'm from San Pedro, Laguna. I'm a hemodialysis nurse. I'm a freelance writer and I'm a real-life mermaid. Year 2012, napansin ng mom ko na medyo nagiging bingi ka ata, ganyan. Tinatawag niya ako, hindi ko siya pinapansin, ganyan. Hindi naman ako ganun before. So, sabi niya, lika, pa-check up tayo. So, it turns out na I have sensory neural hearing loss. So, nung mga bago-bago na na-discover ko na I have this hearing loss, syempre, medyo na-depress ako noon. Mahirap kasi syempre, feeling ko wala akong silbi, ganyan. Feeling ko pinag-uusapan ako palagi. So, hanggang sa natutunan ko siyang tanggapin, I started na mag-adjust, nag-adapt ako, pumayag ako na mag-hearing aids, and syempre meron pa rin mga times na kailangan kong sabihin na pakilakasan na lang po yung boses nyo kasi I have this hearing loss, so hindi ko po masyadong naiintindihan. It's more of like hindi ko siya naiintindihan kesa sa hindi ko naririnig. Kumbaga parang ang naririnig ko na lang is mumbles. At saka, yun nga, meron akong experience one time na I applied in a prestigious hospital. And then, nakapasa na ako. Confirmation na lang. And then, they called me, sabi, I cannot push through sa nursing in their hospital kasi meron akong hearing disability na baka hindi ko daw marinig na properly yung mga patients. Especially sa pagtitig ng vital signs, you have to use stethoscope. So, I felt discriminated, of course. Kumbaga, ginudge ako based sa disability ko, hindi based sa capacity ko, hindi based sa experiences ko. So, syempre, nakakasama yun ng loob. But, I used it to gain more experiences, to gain more knowledge, to adapt myself, to adjust sa environment. So, ginawa ko siyang strength. In this na gawin ko siyang weakness ko. Kasi weakness ko na siya eh. So, what else is possible para magawan ko pa siya ng to my advantage? Because I am more than my disability and I am not less than my disability. My disability defines me as a person, but it doesn't define what I can do and what I can contribute. Sa mga kagaya ko na mayroong hearing disability, always believe in yourself. I hope na mas lalong ma-appreciate kami ng society. Hindi porket ang paningin sa amin ay hindi kumpleto, hindi na rin kumpleto yung abilities namin. So, it's more of acceptance and respect.